Remember, ang arguments po natin pinag-uusapan dito, may mga kanya-kanyang dahilan bakit ang tao nagtutungo sa simbahan. Una, dahil daw sa kanilang tradisyon. Kaya sila nagpupunta sa simbahan dahil ito ay kanilang tradisyon. Pangalawa, sabi ng iba, kaya sila nagpupunta sa simbahan dahil ito na ang kanilang habit o nakaugalian. Okay? Pangatlo, kaya daw sila nagpupunta sa simbahan is because of guilt. Nakokonsensya sila sa mga susunod na araw pag hindi sila nagsisimba pag Linggo. Yung tatlo pong ito ay ang mga maling dahilan kung bakit ang tao ay nagpupunta sa church. Remember, church was designed by God to become the body of Christ, your family. That's why we have to ask that question, why do you need a church family? You are not going to a church because you are the church. Since you are the church, then you have to connect to the body of Christ. Tama po ba? So last week, diniscuss po natin ang unang dahilan why you need the church family is that to help you center your life around God through worship. Okay? So ito po yung unang dahilan. Kaya pala ako nagpupunta sa church, hindi dahil sa tradition, sa guilt, o sa habit, but to help my life to be centered around God. Ito po yung unang dahilan. The number two reason bakit ang church is needed in your life is because to help you connect with other believers through cell group or through fellowship for connection purpose. Kanina, para Jesus will be the center of my life. Yung pangalawa, para ako ay makonect with other believers. Kaya po mahalaga yung cell group. Okay? Mahalaga po yan. Number three, ang purpose ng church is you need the church family to help you to cultivate a spiritual maturity through discipleship. Okay? Dito, pag pumunta tayo sa church, para ma-cultivate, mag-grow ang ating life, para tayo ay maging tunay na disciple ng ating Panginoon. We discussed last week, madali mong malaman, pag nagkakaroon ka na ng spiritual maturity, is that when you produce your life to other people. When you begin to learn how to pass on everything that you receive from God, na ipapasa mo na to, then you produce your own disciple. Mahalaga po yun. So napansin nyo, doon pa lamang sa tatlo, malayo yun sa tradisyon, malayo yun sa habit, malayo ho yun sa guilt. The reason kaya ako po gusto ituro muna sa inyo yung tatlong ito is because gusto kong itama ninyo ang inyong mga pananaw at pag-iisip that the day you come to church every Sunday, you are here for worship. You are here for fellowship. And you are here for discipleship. Every time we meet together, sana tinatamaan natin yun na, sana pag nakausap ko ng kapatid mo, biglang titino. Tama? Ano mo yung kung kausapin? Bakit? Sigurado babait ako sa iyo. Di ba? Why? Kasi your life is centered around God. And then when people begin to talk to you and their life is not centered around God, because you are there, people will be challenged to put God at the center of their life. Tama po ba? Are you listening? Amen? Hindi lamang po putting your life at the center yung ating Panginoon. I finally discovered that when you are connecting to people, mapapansin nyo po, you will begin to feel the situation of other believers. Meron kayo mga kapatid, may problema, may mga karamdaman, you know? May situation sila emotionally, may problems sa relationship, may problema sa trabaho. But because you are connected, you begin to feel what they feel. That you will begin to realize, kaya mo nararamdaman yun, yung may kasabihan sa Bible eh, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Mararamdaman nyo po, pagka kayo ay bahagi na ng katawan ni Kristo, yung pag yung isa'y nagdurusa, nararamdaman mo yung pagdurusa na yan. Yung pag isa'y nalulungkot, nararamdaman mo din ang kalungkutan. Amen? At pag sila naman yung nagsasaya, ikaw din ay masaya. Halimbawa, sinabi natin, magkakaroon tayo ng outing, lahat nakangiti, ikaw malungkot. Because you are not connected. Amen po ba? Ay, may lakad sila. Hindi, kasama ka. Tama? Sino ito naramdaman mo kanina, may lakad tayo? Para kayong, para ka si Tracy. Si Tracy nakatingin lang yon.
Tapos mag-uusap-usap kami. May lakad tayo, pumunta tayo dito. Si Tracy sabi niyan, Daddy, sama ba ako dyan? Of course, anak, kasama ka. Kasi she feel she is connected. Tama po ba? Tanong mo yung katabi mo, sama ka ba? Sabi niya, pwede ba? Bakit anong pwede ba? Talagang kasama ka. I mean, sino sasama sa October 16 at 19? Sabi mo, uy, feeling connected ka, ha? Sino ito yung feeling mo connected ka sa family ng Dulas for Christ? So, pag may lakad ng pamilya, ba, sama ako dyan. Wala nang pinag-uusapan presyo, kahit magkano yan. Hindi yan ang problema, basta sasama ako. Dapat ganun eh. No? Yung iba sa atin kasi, hindi feeling connected, magkano bayad? Ang mahal naman. Diba, yung iba sa inyo, narating lang, monumento, baklaran. Layuan nyo naman ng konti. Sino sa inyo nakalabas na sa baklaran? Taas yung kamay. Ha? May nakarating na ba sa inyo sa monumento? Yung iba, simula nung pinanganak, Pasay lang. Grabe. Ha? Doon lang, pinakamalay na punta, ang PICC Forum. Ha? You know what? October 16, sabi mo, time for your exposure. Hallelujah. Sino excited sa October 19? Dulos Family Outing. Ang maiwan pangit. Yan ang usapan. Okay? Ang maiwan pangit. So, dito po sa pamilya natin, sa Dulos, bilang isang pastor, alam nyo, masayang-masaya ako pag nagpupunta rito para sumamba sa Diyos. Masayang-masaya ako kapag naririnig ko ang isang tao, siya nabi, wala na, kinilimutan ko na yan. Si Lord na ang una sa buhay ko. Ang saya-saya ko. Pag nakakakita po ako ng mga Kristiyanong, Pastor, ang saya ng cell group ko. Yung mga dating hindi nagsisell, umaatin lang dito, hindi nagsisell group. Pag nag-connect sa cell at nabalitaan ko, you know, I'm so happy. Because I know how much it will help you if you join cell. And you know, the purpose of the devil is to disconnect you to cell, to isolate you, so that he could hold hands on you. Yun ang naman gulang demonyo. That's why, kung ako'y isang pastor na matino, I have to see to it that every one of you is connected to one another. Para pag hinila ni Satan ang isa sa inyo, mahihirapan siya kasi kapit-bisig tayo na lumalaban dito sa spiritual warfare na ginagawa natin. Amen. Your cell group is your protection. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa mga raming Christian, cell group, sabi nga eh, your life is for cell. Sell your life. Diba? Sabi mo sa katabi mo, your life is for cell. Hindi for sale, ha? For sell. Sabi mo sa katabi mo, and you have to sell your life. Ayan. Since your life is for sell, you have to sell your life. Diba? Ang buhay mo daw ay para sa cell group. Kaya i-cell group mo na ang buhay mo. Now, when you are connected, ang dami po talagang mangyayari. And then, ito po yung pangatlo, discipleship. Sa loob ng cell, nagdi-discipleship po tayo dyan. Alam nyo, sa Dulos, we call this family discipleship. Tuwing Sunday, ako po ang nagdi-disciple sa inyo through this teaching. Natutulungan ko po kayo. Pagpunta nyo sa cell, yung cell leader nyo naman ang nagdi-disciple sa inyo. Pagpunta nyo sa Pepsol training, sa POSE, tsaka sa tinatawag po nating School of Leaders, sila naman po ang tumutulong ng discipleship. Parang yung baby, ano? Yung baby, inaalagaan ng lola, ng lolo, ni auntie, ni uncle, ni ate at ni kuya, at lalo na ikit sa lahat, si mommy at si daddy. Si Tracy, bakit siya isang healthy baby? She was so surrounded with much love. Biro mo, lahat ng taga-Dulos pag nakikita si Tracy, nakangiti sila, mararamdaman mo, mahal na mahal nila yung anak ko. Eh ako pa nagmamahal. Nako, sabi ko, itong batang ito napakapalad. Bakit? Siya ay sinashower ng pag-ibig. Tama po ba? Kaya siya po, lumalaki po siya na maganda ang buhay. Ganon din po sa discipleship. Tutulungan kayong lumago ng cell leader. Tutulungan ko kayong lumago. Tutulungan kayong palagoy ng Pepsol teacher. Tutulungan kang lumago ng cellmates mo. Paano ka pa hindi magmamature? Tama po ba? Kaya wag ko kayo magtataka yung mga bagong Christian dito. Ilang buwan pa lang makita mo, nanganganak na rin ng spiritual children. May alaga na rin. May disciple na. Why? Kasi
yung maturity, dyan po nakasalalay yung pagkakaroon ng spiritual children eh. Pag hindi kayo nagmamature, wala kayong gana mag-share ng gospel. Mag-disciple ng tao. Kaya po ito nagpumunta, nagko-connect sa church is because of that purpose. So marino po yung tatlo. Ano yung una? Okay? We are centering our life through worship. Okay, number two, we are connecting our life through fellowship or cell group. And then, we go through spiritual maturity through discipleship. Okay? Punta na tayo sa pang-apat. Ready na ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, you must be ready now. Okay. You need a church family to prepare you to serve God. Okay, sulat niyo po yan. To serve God. You need a church family to prepare you, okay, to serve God. Service, alam nyo, napansin ko, yung katabi mo na yan, sino naniniwala, meron yang something to contribute. Say amen. Again, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Ano yan, walang silbi? O ano yan, paralitiko o ano? Sininiwala yung katabi mo, nako, matindi magagawa nito. Do you believe that the person sits beside you can serve God powerfully? Amen po ba? Now, sa Bible, ang word na service is equivalent to ministry. Say that word, ministry. Kaya sa church, ang tanong dito, hindi ang tanong ganito, ano serve mo? Hindi. Ang tanong, ano ministry mo? Di ba? Sa Linggo, yung mga tumutugtog dito, tawag po nila sa kanila, praise and worship ministry. Nagseserve sila through praise and worship ministry. Tama? Eh yung ushers, tawag sa kanila, ushering ministry. Pero ibig sabihin lang ho nun, they serve God through ushering. Tama po ba? Yung isa, tinanong mo, ano ministry nyo? Multimedia. Tinan nyo mga multimedia natin. Tinan nyo, sila po, yan na ang service nila. Yan na po ang ministry. Kasi po, ministry is equivalent to your service. Karamihan dito, naglilingkod. Ikaw na lang ang hindi. Tingnan mo katabi mo. Sabi mo, baka ikaw na lang ang hindi. Okay, sino rito gustong mag-serve kay Lord? Okay, baba nyo. Okay. Pag sinabi kong gustong mag-serve, ibig sabihin yan, gusto mong sumama sa ministry. Yun ang ibig sabihin nun. So, hindi ka lang pumupunta rito dahil may tradisyon, may habit, at may guilt. Nagpupunta ka sa church hindi lang para mag-worship, mag-connect, at magpa-disciple. Higit sa lahat, may gusto mong mag-serve. Every Sunday morning, nakakotsi po ako. Pagpasok ko po dyan, mararamdaman ko na kagad po yung service ng mga tao. Makita mo po yung mga nakaitim, yung mga security natin. Biglang may gumagalaw yung mga tuwing dadating ako, parang may kitikiting itim dyan. Gumagalaw na kagad. May nagbubukas na nung gate. Si Bishop, andito. Bakit mo gumagalaw kagad? Sabi ko, grabe itong mga to. Ang haga pa lang, andito na. Isa lang inihintay niyan, ako. Bakit? Through that, they could serve God. Di ba? Punta sila, bubukasan nila, ipapark nila ako doon. Bubukasan ng pintuan, bubuhati yung mga bag. Grabe, pinasarap ang because serving others is a great blessing. Tama po ba? Tama po ba? Kaya po, alimbawa, narito kayo, 5 buwan ka na, 6 na buwan, kontento ka lang sa kakaupo, mali ho yan. Dapat, nagseserve na tayo. Now, let me explain further. You know, serving ay hindi lamang po ginagawa ng pastor. Because serving is something everybody's called to do. Lahat tayo tinawag maglingkot. Ang ibig sabihin lamang po ng serving is just using your gifts,
and abilities to help other people in love para magawa po natin yon. Magsiserve po tayo kasi yun po yung gifts at ability na meron tayo. Halimbawa, ang boses mo, boses pala ka, eh gusto mong mag-lead ng worship, hindi mo gift yun, wag mong pilitin. Amen. O, kanda ka. Hosana. Ikaw, kokak, kokak. Parang ganun ang boses ko. Eh, hindi nga yun ang gift mo. Ibig ko sabihin, kung maglilingkod kayo, meron kayong binigay ng nakalakasan. Binigyan na kayo ng Diyos ng gifts, ng talent, ng ability. Gamitin mo yun. Nakita ko, pag gifts mo, pag talent mo, pag ability mo, yan ang basayhan ng paglilingkod. Alam nyo masama? Yung ang ganda-ganda ng boss mo, kinakanta mo lang sa YouTube. Nakita yung mga tao kakanta, tapos ipost natin sa YouTube. Tapos sabi mga tao, maganda ba? You don't need to ask that. You know what? Your talents and your ability, give it to God. Tingnan nyo, matutuwa ang Diyos. Amen. Ang maganda, sa dami ng tao dito, ibig sabihin, maraming talents, maraming abilities. Amen. Maraming gifts na nandito. Kaya ang simbang ito, gaganda sa dami ng talent, sa dami ng gifts, sa dami ng ability. Ang tanong lang, may heart ka ba to serve? Eh, yung iba ko kasi ginagawang hotel and church eh. Pagpunta niya, check-in ako. Guguluhin niya ng konti, check-out ako. Gusto niya pagbili, pagbalik niya, maayos dapat siya pagbalik ko, ha? Parang may room boy sa simbahan niya. No. Sino sa inyo naglolong sa iyong heart? Lord, gamitin mo ako to serve you. Amen? Taas yung kamay. Sino rito gusto mag-serve kay Lord? Totoo po yun, mga kapatid. Ito po ay dapat po natin punan. Now, I believe that God put you here to make a contribution. Serving is a contribution. Lahat po tayo pinanganak sa mundong ito because we can contribute something before we die. No? 50 years old na po ako. I've been asking myself, ano ba ang dapat kong i-contribute bago ako mawala sa mundong ito? I've been asking that question. Because I personally believe everyone, all of you, can contribute something. Because you have your talent, you have your gifts, you have ability. You have your finances, no? You have everything you have. That should be used to serve other people. Because I believe that is the point of your contribution. Amen? Para sa akin, before I leave this planet Earth, because I serve this world, I serve people, before I leave, it becomes a better place to live for. This place, a better place, because of us. And that's what we call ministry or what we call service. Sino sa inyo willing mag-serve? Taas yung kamay. Pag nag-church tayo, humanda kayo mag-serve. Kaya hindi ho pwedeng ano, wala sa isip dapat ng isang Kristiyano yung dito ako mag-church, sa next week, doon naman ako mag-church, sa next week, doon naman mag-church. Kasi pag ganun ginawa mo, hindi mo ma-establish ang yung ministry. Ha? Meron ba dito ng ano, Kristiyanong pangkalawakan? May ganyan, yung global Christian. Yung ngayon, dito magsisimba, bukas doon naman sa kabila, bukas doon naman sa kabila. Yung ganun ba? Hindi matinong isip. Akala niya, hindi naman, di ba pastor, pare-pareho lang naman yan. Of course, pare-pareho lang. Pero, paano mo matidevelop ang ministry mo kung saan-saan ka nagpupunta? Di ba? Sabi mo sa katabi mo, Kristiyanong pangkalawakan ka ba? Sino rito yung Kristiyanong pangkalawakan yung katabi mo? Ha? Dapat po, itanim mo sarili mo sa isang lugar para sa ganun po, makapag-establish ka ng ministry. Alam nyo ba, at any time, you use your talents, you use your gifts, sometimes you use your abilities, or probably you use your money, your time, you use your intelligence, your energy, your physical skill, sometimes you use your opportunity. Anytime you use anything God has given you to help somebody, I tell you, we call it ministry. Yan po ang katang. Because God wants you to practice that ministry here on earth because you're gonna do it in heaven. Yung paglilingkod natin, practice lang yan. Tama? Pagdating natin sa langit, maglilingkod na tayo doon habang panahon. Eh kung hindi ka naglilingkod dito, paano gagawin mo doon? Tinan mo katabi mo, ah, ano, naglilingkod na ba yan?
Baka pagdating niya sa langit, sabi niya, ba't ang daming ginagawa sa langit? Akala ko ba sa langit kakanta lang? Tsaka sasayaw. Hindi ho. Magsiserve tayo sa Panginoon. Amen? In heaven, for eternity, you're going to serve the Lord. Amen. Tama ba, mga kapatid? So, bigyan ko ng konting understanding dito. We're going to love God through worship. You're going to love other people through fellowship. And you're going to grow spiritually through discipleship. But you're going to serve God through ministry. Sabi mo sa mo, I want to serve God. Ang tatanong ko sa iyo, ano ministry mo? Wala. Ha? Paano ako makiserve kay Lord? Wala kang ministry. Dapat pag sinabi mong, I want to serve God, gusto kong ano, magkaroon ng ministry. Alam nyo, ito yung pinakamagandang parte nito. God wants you to practice ministry or serving here on earth because the Bible says that your reward in heaven, listen to this, is based on what you are doing on your ministry here. Ay, naku po. Ulitin ko. Sino gusto ng reward pagdating sa langit? Yung reward ni Lord, nakabase po yan sa ginagawa nyo ngayong paglilingkod. Eh, pastor, pag hindi ako naglingkod, eh di wala kang reward. Alam mo, yun ang pinaka nakakahiya. Sa langit po kasi ganito. Pagdating daw natin sa langit, basahin nyo po yung 1 Corinthians. Pagdating daw natin sa langit, bibigyan tayo lahat ng reward according to what we have done. Kung nag-serve ka kay Lord, may reward ka. Kung nag-serve ka sa anong mang ministry, may reward ka. Pagkakuha daw ng ating reward, crown yun eh, no? Pag-arap daw natin kay Jesus, yung crown na yun, yun ang ibibigay natin kay Jesus. Panginoon, salamat. Itong crown na to, yung reward na to, ihaalay namin sa'yo. Ito problema mo. Paano kung hindi ka nag-serve? So dahil wala ka nag-serve, wala kang reward. Tama. Ngayon, naharap ka kay Lord. Si Lord namatay para sa'yo. Pag-arap mo, wala ka malang ginawa para sa namatay sa'yo. Di ba nakakahiya yun? Say amen on that. Ha? Si Lord binuhos niya ang kanyang buhay para sa'yo. Naparusahan siya para sa'yo. Namatay siya para sa'yo. Ano ginawa mo? Umupo. Hindi tayo nag-ministry. Hindi tayo nag-serve kay Lord. Ano ba naman yung sumama ka sa worship team? Sumama ka sa ushering team? Sumama ka sa multimedia? Sumama ka sa security? Hanggat sabi mo, Pastor, ano ba pwede kong gawin? Gusto ko mag-serve kay Lord. Yun pala, gusto mo, mag-cell group leader ka. Alam mo, ang dami niyong magagawa para i-reward ka ni Lord. Yung talent mo, yung gift mo, yung time mo, yung money at resources mo, magagamit mo yan so that one day, you will be rewarded by God. Alam niyo, yan po ang nakakalungkot sa maraming simbahan. Hindi nila alam, pagbalik nila sa Lord, yun lang ang basihan ng Diyos para reward niya tayo. Halimbawa, andito ka na, tatlong taong ka nang nag-church dito. Wala ka palang ministry. Ang tanong ko sa'yo, ano basihan ni Lord para i-reward ka niya? Are you listening? Kaya ang pinakamaganda pala natin gagawin, bago pa lang tayong Christian, kakakilala pa lang natin, mag-connect ka na kaagad. Pag-connect, mag-masid ka na kaagad. Pakiramdaman mo na kagad gano'n yung talent, gifts, at ability mo. Pag naramdaman mo yun ang talent at gifts mo, sumama ka na agad, mag-serve ka na agad. The earlier, the better. Amen po ba? Ako po, masasabi ko po, 29 na akong taong Kristiyano. Pero I can say and I can tell, by 25 years na po ako nagpapastor. Amen po ba? At sa loob po ng 25 years na aking pagpapastor, naging ito po yung bunga. Pagpunta ko po sa langit, ang basihan ng Diyos ng aking reward, kung ano ginawa ko, doon sa 29 years of my life in the Lord, doon niya ako susukatin. Amen po ba? Sino sa inyo gusto ng reward pagdating sa langit? Bakit ko pinagbubuti ko ministry ko? The only motive I have is this. Mga kapatid, prayer ko, sana pagdating ko sa langit, kung bibigyan ako ng reward ng Diyos, gustong-gusto ko yon. Kasi yun lang ang mabibigay kong ganti sa kinawa sa akin, Jesus, na iniligtas niya ako sa kasalanan.
Gusto ko daladala ko yung corona na yon na binigay sa akin ng Diyos. At gusto kong ibalik kay Kristo. Lord, you deserve this, not me. Kaya ko lang nagawa itong mga bagay na ito dahil niligtas mo ko. Yun ang sabi ng Bible. Sa langit, yung mga saints, pagpunta daw doon, yung crown, sabay-sabay nating iaalay kay Kristo. Eto ka, hindi ka nag-ministry, gusto mo lang dumalo, umaten, dumating. Yun lang gusto mo eh. Ano ginawa mo? Dumating. Ano pa? Dumalo. Ano pa? Umaten. Ano pa? Umaten ulit, Lord. Ano pa ginawa mo? Dumating ulit ako. Alam nyo, biro mo, lahat ng Christian may daladalang crown, ikaw wala. Paano ka hindi may hiya? Mayroon ba ganun? Nasa langit ka na, nahiya ka pa. Bakit? Sabi mo, Lord, from now on, magsiserve na ako. Mag-evangelize na po ako. Iho, walang unbeliever sa langit. Are you listening? Panginoon, magdi-disciple na pa ako. Tapos na. Tandaan nyo, evangelism is for planet Earth use only. Wala na sa langit nun. Kaya habang andito tayo, we serve people. May natututunan ba tayo? Now, magbibigay po ako ng mga ilang talata sa Biblia. Buksan nyo sandali itong Colossians. Okay? Sa Colossians po, okay, good. Verse 9 to verse 10. Ito yung sinabi ni Lord. Colossians chapter 1, verse 9 and verse 10. Chapter 1, kapatid. Colossians chapter 1, verse 9. Sabi niya po dito, for these reasons, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Here is a verse 10. So that you may live, what? A life worthy of the Lord and please Him in every way. Bearing fruit in every what? Good work, growing in the knowledge of God. Sabi ni Paul, natutuwa ako makita, nagbe-bear fruit kayo in doing ano? Every good work. Alam niyo po, yung pagsiserve niyo kay Lord, tawag dyan, good work. Pakinig kayo mabuti. Hindi kayo gumagawa ng good work para ma-save. No, no, no. Hindi tayo gumagawa para maligtas tayo, hindi. Kaya tayo gumagawa ng good work kasi ligtas na tayo. Tama po ba? Hindi ako nagsisipag para maligtas ako. Dahil ang kaligtasan ko, hindi sa pamamagitan ng gawa. Ang kaligtasan ko, dahilan sa ginawa ni Jesus sa akin. Pero pag naligtas na ako, ini-expect ng Diyos, gagawa na ako ng mga good work. Yun yung sinasabi ni Paul, na sinabi niya, sabi po dito, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Tingnan niyo po sa verse 24. Verse 24. Colossians, the same chapter. Ang ganda ng binanggit ni Paul. 24 and 25. Now, I rejoice in what I am suffering for you. Ito, nagsaserve, nagsasuffer siya. And I fill up my flesh what is still lacking in regards to Christ's affliction for the sake of His body, which is the church. Verse 25. I have become it's what? 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 I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness. Ito po yung nakita ko po dito na pagdating po ng chapter, I think it's chapter 3. Tingnan po chapter 3. Ano sinabi niya sa mga servant sa verse 22, chapter 3, verse 22? Sinabi niya ito sa mga servant, oh, ang ganda. Sabi niya rito, chapter 3, verse 22, 23 and 24. Sabi nito, slaves, servant, tawag niya, slaves, servant, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eyes is on you and
to carry their favor. But with sincerity of heart and reverence for the Lord, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human master. Since you know that you will receive what? An inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are what? Serving. Ang ganda ng verse. Maglingkod daw tayo, wag na parang napipilitan lang. Kung maglilingkod tayo, galingan na natin. Bakit? Eh kasi ang pinaglilingkuran natin, hindi tao, ang Diyos. Sabi niya nga, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human master. May natututunan ba tayo, mga kapatid? Ito po yung nakita ko pagdating po sa chapter 4. Po tayo. Nagbigay po siya, chapter 4, verse 12. Nagbigay po siya ng perfect illustration by the name of Epaphras na talagang totoong nag-minister, nag-serve kay Lord. Ito si Epaphras. Sabi niya, Epaphras is one of you and a servant of Christ Jesus. Sends greeting. He is always wrestling in prayer for you, that you might stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Ito in verse 13, ang ganda, no? I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. Abay, nadinig niyo? Yung leader, ipinagmamalaki yung kapwa niya maligod. Sabi nga eh, I vouch for him that he is working hard for you. Wow. Kayo bang usher, nagwo-work hard? Kayo bang worship team, do you work hard? Na sinasabi ng kanyang mga leaders, kilala ko yan, they work hard for the ministry. Ipinagmamalaki sila ng leader nila. Alam niyo ako, kilala ko yung tao ditong they work hard. 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 and verse 3, sabi doon, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. Bakit? Sabi niya, we remember before our God and Father your work produced by faith. Tinan niya yung work nila, yung service nila, bunga ng kanilang ano? Pananampananataya, pananalig sa Diyos. Kung nag-work lang, it's the product of faith. And then, your labor prompted by love. Ang galing talaga. Grabe, pag gumawa sila, gawa ng pananampalataya. Alam niyo ibig sabihin ng labor? Trabaho yan, ibig sabihin. Yung word na labor, equivalent po daw ng isang babaeng nanganganak. May kasamang ire. Nahihirapan sila, pero tinitiis nila dahil ito'y tulak ng pag-ibig. Grabe. Because this work was the product of my faith. And it was prompted by love. And then sabi ng Bible, and your endurance inspired by hope. Ha? Huh? Iba yung enjoying, iba yung enduring. Nagtsatsaga, mga kapatid. Alam niyo po, nung binabasa ko po itong mga talatang ito. Verse 7. Ano naging bunga nito? The same chapter on verse 7, and so, you become what? A model to all the believers in Macedonia and Achaia. Ba yung ganun palang buhay, nagiging model ka, ano? Verse 8. Ano sabi ng verse 8? The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and in Achaia, your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it. Verse 9, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turn to God from idols to serve
the living true God. Yun yun. May turn around eh. Dati, ang sinasamba natin hindi totoong Diyos. Pero ngayon, hindi lang tayo sumasamba, naglilingkod pa tayo sa Diyos. Hindi lang tayo kumakanta. We are using our talents and gifts. Mga kapatid, when I read this passage, meron ba kayong tunay na experience ng turnaround? 29 years ago, I don't serve God. I serve myself. I serve my desire. I serve this world. But when I turn to God, like these people in Thessalonica, my work is the product of faith. And I labor because of love. And I endure because I was inspired by hope. Because I turned my life from serving idols and now I turn to serve the living God. Every believer must experience that. Sayang, dati kang hindi sumasamba sa Diyos. Ngayon, sumamba ka na sa Diyos. But can I ask this question? Do you have the same experience that you turn now to God and now you serve the living God? Amen? Meron ba ditong may ministry? Taas yung kamay, nagmi-minister ka, pero parang hindi mo na pagbubuti. Alam nyo, lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad. May ministry ka na, hindi mo pa pinagbubuti. Hindi tayo seryoso. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Matagal ka na dito, pero hindi ka pa nagmi-ministry. So what happened to you? You turn to God and yet you don't serve God. Come on, mga kapatid. Sabi mo nga sa mo, it's time to serve the Lord. Why do you need this church? You need the church family because on this place, on this family, you can serve. Can I say this bilang huling thoughts na ibibigay ko po sa inyo? For me, this is the truth. Don't tell me you love God but you don't serve God. If you truly love God, you will truly serve God. Amen. And you know how you express your service to God? By serving His people. When you serve God's people, it means you are serving God. Hindi naman natin, saan natin gagawin yung service na ito kundi sa tao? No? Kaya yung mga usher, hanga ako sa kanila. They express their love to God by serving you. All of them who work in the ministry, they express their love to God by serving us. Sana po sa umaga pong ito, mai-remind tayo that why we need a church family is because this family is the only place I could be trained so that I could serve God and serve this family. Tingnan mo yung tabi mo, yung paligid mo. Handa mo bang paglingkuran yan? Alam niyo kung bakit natin tinawag ang simbahang ito na church, Dulos for Christ? Alam niyo ba ang salitang dulos ay isang malalim na salitang Griego? In fact, nung pinag-aralan ko po ang salitang dulos, marami pong klaseng alipin. Pero ang isang nagbubukod tanging alipin na napakaganda ng pakahulugan ay ang dulos. Dulos means manslave. Nung araw po, pag kayo po ay alipin, may utang ang nanay at tatay mo, ang binabayad yung anak. Kaya yung anak, dahil may utang yung nanay at tatay niya, tawag sa kanya, slave. At yung mga slave na ito, wala na ho silang karapatan sa buhay nila. Ang nagmamay-ari sa kanila, yun ang may karapatan sa buhay nila. Hindi sila pwedeng ma-inlove, hindi sila pwedeng manood ng sine. Doon lang sila, alipin. Ngunit sa tuwing dadating ang Year of Jubilee, nagde-declare po bilang batas sa Israel na ang lahat ng alipin sa 7th taon ay palalayain. Sa 7th taon ng alipin,
magpa-back up, magpa-pack up na siya. Magpapaalam na siya sa kanyang pinaglingkuran. At sasabihin ng kanyang among pinaglingkuran, yung may-ari sa kanya, ngayon ikaw ay malaya na, hindi ka na alipin. O aalis na po yun. Babalik na sa kanya ang lahat ng karapatan. But dulos is different. Although many people will come out from their household of their owner, but dulos is different. Dulos will come to his master and said, "Master, thank you because today you have granted me my freedom. Today is the year of Jubilee and I am now free. But Master, today I voluntarily submit to you because I love you. Not because I owe something to you or you owe something to me, but out of love, I want to stay with you. Out of love, I'm still willing to serve." Ganun ang dulos. Pwede nang umalis, pero i-stay. Ang gagawin po nung araw, para ma-distinguish lang siyang dulos, yung tinga niya, pupunta po doon sa poste ng pintuan, kukuha ng pako, yung tenga, ipapako sa tenga, sa ano, doon sa pintuan. Pak! Butas ho yun, ang laki. Pagkabutas ho nun, lalagyan ng hikaw. Kaya, pag nakita niyo po yung alipin sa bahay na may hikaw, hindi ho yun yung alipin na may utang. Naroon siya isang alipin naglilingkod dahil sa pag-ibig niya sa kanyang master. Nung mabasa ko po ito ng bata ako, umiiyak ako. Ang dami kong atraso sa Diyos. Pinatawad niya ako. Sabi ko, "Lord, from now on, katulad nung servant na yon, Lord, gusto kong maging dulos mo. That I am here, I serve you because the only reason why I do it, because I love you." Amen. May mga taga-dulos ba dito? Taas yung kami ng mga taga-dulos. That you are here, you want to serve God because you love God. Amen. Hindi dahil may sweldo. Hindi dahil mababawasan yung utang. No. Lord, andito ako. Because I want to serve you because I love you. Amen. I am prompted, my love, Lord. I am here serving God at Dulos for Christ Ministry for the last 25 years. Other people knows, nagsimula po ako dito, walang sweldo. Sapagkat hindi po sweldo ang habol ko dito. Nagpunta ako dito because I want to show to God that I am His dulos. Amen. Meron po akong spiritual na butas sa tenga. Isa po akong alipin ng Diyos. Nung una po ako nagpastor, may hikaw ako. Just to tell the people, I am a man servant of God. Hanggang ngayon po, naghahanap ang Diyos ng mga man servant sa gawain pong ito. Sino po gustong mag-apply matapos kayong palayain sa kasalanan? Sino rito yung gusto sumagot na, "Pastor Riel, hindi pa ako naglilingkod, pero gusto ko ngayon maging solid, genuine, dulos for Christ." Taas yung kami yung gusto maging dulos for Christ. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa umagang ito. Hallelujah. Na sa araw na ito, Ama, pinakita mo muli ng tanging dahilan kung bakit merong gawain dito. It's not just to put God at the center of our life through worship. It is not just connecting our life to other believers through fellowship. Not just to cultivate our spiritual maturity through discipleship, Lord. But we are here, God, saved by the blood of Jesus. We are here to serve the living God. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, narito ang bawat isa sa amin. Bahagi ng pangalan ng Dulos for Christ na may makita ang genuine na kami ngayon naglilingkod. Na walang ibang motibo kundi pag-ibig, Panginoon. We are here because we love you, Lord. Ama, patawarin mo kami if we fail to become the model of a genuine dulos for Christ, Lord. Forgive us, Lord. Because today, we hear your call
to serve you. Today we yield to the power of the Holy Spirit that today, God, we are connected to this body so that we could serve you, Lord, knowing that one day as we face our Master Jesus, He will reward us according to what we have done as we serve and do ministry to other people. Today we entrust our life into your hands, Lord. I pray that this morning there will be special anointing among your people, that we could tell that we are empowered by the Holy Spirit so that we could serve the living God. Today, anoint your people. Empower your people, Father, in the name of Jesus. And this is our prayer. And everybody said aloud, Amen and Amen. Hallelujah.